Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. It's your girl, Expat Palawenya. And for today's video, I'm going to do a daily simple makeup look. And aside from that, habang nagme-makeup tayo is mag-answer tayo ng mga frequently asked questions from some of our friends. Wow! Talaga naman ay friends. So, ayun guys, if you are new to my channel, please consider subscribing. And of course, hit the bell notification. Notification. So, ayun. Basta alam nyo na yun. Meron kasi akong kakilala. Hindi naman kakilala. May friend ako sa Facebook na gusto niyang mag-abroad. So, may mga questions siya sa akin na sasagutin natin dito sa video na to. Without further ado, let's do the daily makeup while answering her question. So first, hindi naman complicated yung pag-makeup ko guys. Medyo maitim na ako kasi nga, alam mo na, morena. Ito yung daily na ginagawa ko, guys. Pag papasok ako sa opisina. Wala naman masyadong komplikasyon sa pag-aayos ko. Ayoko nang masyadong mabigat sa mukha. Simple lang. Pero, ayun. Ngayon, guys, sobrang init dito sa Dubai. Kaya, malulusaw lang yung ayos ko. Kaya, ang gagawin ko is, papasok ako sa office ng bare face. Walang kahit ano. Tapos, sa office na lang ako mag-makeup. Siyempre, maaga akong papasok para hindi natin ako consume yung binabayad ng oras sa atin ng company, di ba? Char! So, yun. Punas muna tayo na wet wipes. By the way, guys. Nag-i-lamsan ako. Tapos, mag-wet wipes tayo for this video para malinis. Tapos, struggle pala guys kasi pinagpapawisan ako. Sobrang init dito. Ang AC namin is hindi yata gumagana. Patuloyin lang natin ng konti kasi wet wipes nga eh, di ba? Hello. Okay. Ginagamit ko is, wow, hindi ito ano ah, hindi ito sponsored pero baka yan naman. Ang ginagamit ko is sunscreen lang, wala akong ginagamit na kahit ano. Kung nakikita nyo, marami tayong chismis sa pagmumukha. Ayan. Tatakpan natin siya ng sunscreen. So, una, ayan, lalagay lang ako ng zigzag. Yung unang question natin dito is, paano daw ba ako nakarating sa Dubai? Kailan ba ako dumating? 2018. Nandito kasi yung pinsan ko, tapos siya yung nag-joke sa akin na, ano, dami. Siya yung nag-joke sa akin, guys, na pumunta dito. 2018, tinulungan niya ako na mag-try daw dito kasi baka daw mas malaki yung sahod. Ako naman ito si Beshi mo na encourage naman din ako. Sabi ko, sige, why not? Ganun. Pero syempre, lahat ng gastos, ako naman ang nag-shoulder nun. Next question is, paano daw ako nakahanap ng work dito sa Dubai? Ang kagandahan dito, hindi mo na kasi kailangan mag-apply sa labas dahil online lang yung pag-apply dito. Pero pwede ka naman din mag-walk-in. Kaya lang, medyo ano yun, medyo risky. Na-experience ko dati nung naghahanap ako ng trabaho, nag-ano ako, office-to-office ako, ganon. Nakikita pala kami sa CCTV. Sinita kami ng guard, tapos sabi niya, kung hindi daw kami aalis, baka ipatawag kami sa pulis. So, syempre, kami naman takot. Umalis kami ng building. Maraming online job sites dito na pwede mong pag-applyan. Syempre, pasipagan, di ba? Kung gusto mo talaga makahanap ka agad ng work. Maganda ba magtrabaho sa Dubai? Para sa akin, guys, okay naman. Paswertihan lang din talaga ng employer. Kung yung employer mo is medyo ano lang, swak lang sa budget. Swak lang din sa budget yung sweldo mo, ganun. Ang pros and cons dito guys is very convenient pagdating sa transportation. Yun talaga ang ano dito. At saka may metro, may taxi, may bus. Yun nga lang, mahal. Mahal yung cost of living dito. Yung bahay mo, para ka nang nag-rent ng condominium sa Pilipinas. Yun yung babayaran mo monthly. Yung kwarto mo,
parang ano lang, tama lang na makahiga ka ganun. Hindi mo talaga siya masasabing bahay. Pero yung presyo ng babayaran mo pang kondominium dyan sa Pilipinas, diskarte lang din talaga kung papaano ka magiging komportable. Sabi pala ng ng kaibigan ko, makakahanap pa din ba ng trabaho kahit na married ka na sa Pilipinas, tapos hindi ka nakapagtapos? Guys, oo, pwede. Possible naman. Basta, ano, yun nga, madiskarte. Maraming mga Pilipino dito na, ano, hindi naman nakapagtapos. Pero, halimbawa, high school graduate, ganun. Pero, ano, ang gaganda ng mga trabaho. Diskarte lang talaga, guys. Diskarte lang. Hindi ba? Kahit nagme-makeup tayo, parang wala namang nagbago. Ano pa ba? Ay, dito pala, guys. Kasi, di ba, sa Pilipinas, pwede kang mag-resign anytime. Dito kasi, nakakontrata ka. Pag sinabi nakakontrata, hindi ka pwedeng basta-bastang umalis. Unless matatapos mo yung kontrata mo. Minimum contract dito, guys, is 2 years. 2 years kang pwedeng mag-trabaho. Tapos, pwede ka nang lumipat ng employer mo. So, sa akin, isang company pa lang ako dito sa Dubai. Hindi pa ako nakakalipat ng company. Pero kung may opportunity naman, eh, why not? Kung tatanungin niyo ako, nakatatlong contract na ako. Patapos na yung third contract ko next year. Guys, i-share ko lang. Ang ganda nitong lipstick na to. Pinabili ko to sa kawork ko. Sunny's Face. Ganda niyo. So, yan. So, yun lang guys. Kung may mga questions kayo, pwede naman kayong magtanong sa akin. Message nyo lang ako or comment kayo dito, ganyan. So, yan lang siya. Yan lang yung aking day-to-day makeup look. So, yun lang guys. Thank you for watching. At huwag nyo kakalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Para bongga, diba? So, yun yung mga ginamit ko is Belo sunscreen. Yun lang talaga. Wala na akong ibang ginagamit. Nabibigatan ako kapag maraming nilalagay sa mukha. Tapos, Everbelena for lip and cheek. So, yun yung nilagay ko dito. Sa aking eyebrow naman, pencil brow siya. Swak siya sa, ano ko, sa, ayun, sa kulay ng kilay ko. Tapos, yung luma kong brush. Tapos, yung akin namang lipstick is from Sunny's Face. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!